Okay guys, mayroon na naman tayong sagutin dito na tanong, no? Dito sa comment section ng ating U12 error, no? So ito po yung nagtanong, si Quartiros, no? Si Sir Quartiros. Ano po naging cause niyan? Ganyan din po ang probe ng washing ko. Ingat. Naingat naman po ako sa washing, no? So yan. So ang ibig sabihin nito ni Sir Quartiros ay yung kanyang washing machine ay laging nagkakaroon ng U12, no? So ibig sabihin laging nasisira yung pinaka lead sensor, no, ng ganitong model. So ito kasi ang problema guys, no, kahit anong ingat natin talaga sa ating washing machine, nasisira yung lead sensor, no. So ang cost po kasi niyan, kapag kayo ay naglalaba na sobrang dami ng sabon, bumubula, no, bumubula yung sabon. So ang nangyayari, tinatamaan yung ating lead sensor, nagkakaroon siya ng moisture. Kaya pag marami yung sabon na ginalagay natin, maraming bula, nagkakaroon siya ng moisture, no. So usually kasi diyan nangyayari yan kapag ang sabon nyo ay powder, no. Kapag powder yung gamit nyo, mas mabula siya kasi, or yung mga may mga combination na yung bulang-bula yung paglalaba, yun ang sumisira doon sa ating lead sensor, no, ng washing machine, no. So ngayon, ipakita ko sa inyo, no, kung ano ang lead sensor na nagko-cause siya ng U12 error sa Panasonic, no. So ito po 'yon, no, ito 'yon. Ayan, ito po 'yon guys, yung lead sensor na sinasabi natin, no. So ito yung lead sensor nito, para siyang maliit na chip, no. So ito kasi yung nagko-control ng pintuan natin, at the same time connected ito guys sa lahat ng function niya, lalo na sa spin, no. Sa spin kasi ito guys nagkakaproblema, no, na lumalabas yung U12 error. So itong area na to guys, ito yung pinapasok guys ng corrosion, no. Kaya ang mangyayari, pag pinasok yan ng corrosion or nag-moisture, nasisira yan. Kaya nagkakaroon siya ng U12 error. So ito yung parts na ito guys, yan ang laging masisira kapag nagkaroon ng U12 error. So ang gagawin nyo guys, lagyan nyo ito ng protection, no. No? So pwede nyong balutan ng plastic bago ikabit, or kuha kayo guys ng glue gun, no. So itong area na ito, itong may mga yan, ito may mga parts na yan, paikutan nyo guys ng glue gun, no? Ng glue, iikutan nyo, no? Paikutan nyo ng glue para maproteksyonan siya. Pag napaikutan nyo na siya ng glue, hindi na makapasok dyan yung moisture, no? Parang yung kubiran nyo siya ng glue. Yun po yung tips dyan para tumagal ang inyong washing machine at hindi na magkaroon ng U12 error, no? Kahit medyo marami yung sabon, may ilagay nyo, mabula siya. Yun ang protection para hindi siya magsira kaagad, no. So usually talaga sa powder yan guys, no, pag yung gumagamit ng powder na sabon, yung bulang-bula, may mga gumagamit kasi ng powder na kino-combine nila yung sabon para lumakas yung bula, no. So yun po ang nakakasira sa ganitong sensor, no, yung U12 ng Panasonic, no. Ayan. So shoutout muna tayo kay Sir Andy Tick, no. Shoutout sa iyo, sir, kay Wilson Caro, shoutout, no. So ayan. So yun po, no, yun po ang naging dahilan kung bakit siya nasisira itong lead sensor natin. Kasi marami na kaming experience nito, guys, no. Na pinalitan natin siya after 2 months, 3 months, nasisira ulit, no. So nung matingnan natin, ang naging problema, ano siya, pinasok siya ng moisture, no. So nung napag-aralan natin, yun nga, dahil doon sa sabula ng sabon, no, masyadong mabula yung sabon, tapos punong-puno yung paglalaba, tinatamaan ito guys, no, kahit nandoon siya sa ilalim. So yun po ang nakakasira sa kanya. So yun, ang remedy guys, para proteksyonan ito, lagyan nyo siya ng glue, no. So gamit kayo ng glue, tapos balutan nyo itong area na ito, itong may mga electronic parts na yan guys, no. So ito lang, dito lang balutan nyo. Ang area na to, balutan nyo lang yan, para humaba yung buhay ng parts na ito. Para once na nagpalit kayo, tumagal naman siya guys, no. So yun, available din sa amin guys yung sensor na ito kung kailangan nyo. Ayan. Okay guys, maraming salamat sa panood. Bye-bye.